Sa video ito, ipag-uusapan natin ang mga iba't ibang klase ng bike stem at magbibigay na rin ako ng mga tips kung ano pa yung bagay na bike stem para sa'yo at para na rin sa bike mo. What's up again mga kapadyak? For today's video ay pag-uusapan natin ang mga iba't ibang klase ng bike stem at magbibigay na rin ako ng mga tips kung ano pa yung bagay na size ng bike stem para sa'yo. Kung hindi mo pa ako kilala, ako si MJ, ang inyong kapadyak, at sa channel na ito, gumagawa ako ng mga bike-related videos tulad ng tips, tutorials, at DIY bike hacks. Kaya kung magustuhan mo man itong video na ito, o nakatulong sa iyo itong video na ito, huwag mo kalilimutan na mag-subscribe. Kung hindi mo pa alam kung ano yung bike stem ay yun yung nakakapit sa steerer tube natin, pati sa handlebar, at yun din ang paraan para mainit po natin yung bike natin. Yung stem kasi, meron din yung mga iba't ibang klase ng haba at saka taas o kaya baba. At saka kung meron kang mga naririnig na 0 degrees, positive or negative, sa may stem yun nakabase. Simulan natin pag-usapan sa mga sizes ng stem o yung haba. Sa stem, meron din kasi mga iba't ibang klaseng haba yan o sizes. Merong short stem at saka long stem. At meron din naman mga nasa may mid-range lang na haba ng stem. Simulan natin pag-usapan sa short stem. Ang sizes ng short stem ay nasa may 20 to 60 millimeters. Yung short stem, madalas may makikita sa mga trail riders. Kasi kapag naka-short stem ka, madali mo yung maililiko. Less effort na kailangan mo pang itodong iliko para makaligo kang ganyan. Less effort kapag ka naka-short stem ka dahil madali mo yung maililiko. Yun ang naging advantage ng short stem. Kapag ka nasa may trails ka o kaya kahit saan, madali mo yung maililiko. Kasi nga, halos nakadikit na yung steerer tube sa handlebar. Magkalapit na sila eh, kaya madali mo yung maililiko. Kaya lang, ang disadvantage ng short stem ay magalaw yan kasi masyado nga malapit sa steerer tube. Yun ang naging disadvantage ng short stem. Sa long stem naman, ang size niyan ay nasa may 100 to 200 millimeters. Yung mga long stem na yan, madalas mo yung makikita sa mga road bikes. Kasi kapag naka-long stem ka, yung position mo magiging aerodynamic ka. Dahil nga mahaba yung stem mo, mababatak yung katawan mo na nakahalos nakahiga ka na. Dahil nga naka-long stem ka. Yun ang advantage ng long stem. Magiging aerodynamic yung position mo dahil mahaba yung stem mo eh. Kaya lang, ang disadvantage nun ay hindi mo yung madaling ililiko. May hirapan kang mailiko dahil mahaba yung stem mo. Malayo masyado sa steerer tube. Eh paano kung ayaw ko ng short stem tsaka long stem? Ang gusto ko, yung hindi magalaw yung handlebar ko at tsaka madali pa rin iliko. Kung yun ang tanong mo, ang sagot dun sa tanong mo ay mag mid-range stem ka. Ang mid-range na stem, yun yung nasa may saktong haba lang. Kung nasa may mid-range stem ka, hindi yan kasing dali ng short stem para iliko. Pero nasa may saktong range lang siya na iliko. Hindi ka masyado mahihirapan dahil nasa may saktong haba nga lang siya eh. At saka kapag nasa may mid-range ka rin na stem, hindi rin yan masyadong magalaw. Dahil medyo mahaba eh. Kaya kung yun ang gusto mo, mag mid-range stem ka. Sunod natin pag-usapan ang degrees ng ating mga stem. Kapag ka meron ka naririnig na mga positive, negative na sinasabi, sa may stem din yan. Kapag ka sinabing positive, paangat yan na ganyan. Kapag ka sinabi namang negative, pababang ganyan. Usapan muna natin sa positive. Kapag ka sinabing positive, yung position mo ay magiging upright na ganyan. Dahil yung stem mo nakaangat na ganyan. Pero meron din mga iba't ibang degrees yan. Merong positive 5, merong positive 7, 17, merong mga ganun. Ang naitutulot nun sa atin ay naging upright position tayo. Dahil nakataas yung stem natin na ganyan, nakataas din yung katawan natin na ganyan. Ang naitutulong nun para sa atin ay mas naging upright yung position natin. Mas naging relaxed yung position din natin. Dahil nakataas tayo eh. Nakataas yung stem, kaya nakataas din yung body natin. Yung negative stem naman, nakababa yung stem natin na ganyan. Kapag naka-negative stem na ganyan, madalas mo makikita yan sa mga aggressive riders.
yung mga gustong mabilisan. Ang nagagawa ng negative stem ay mas ginagawang aerodynamic ang position natin. Para sa may long stem, kapag mahaba yung stem natin, mas nababanat tayong ganyan. Kapag ginawa natin negative stem, mas lalong magiging aerodynamic dahil nakahalos nakababa na tayong ganyan. Pero, ang disadvantage niyan ay ay sasakit ng katawan natin dahil halos nakahiga na tayong pababang ganyan eh. Mahirapan ang katawan natin kapag kaganon. Maliban na lang kung malakas ang katawan mo. At kapag sinabi namang 0 degrees stem, ay straight na yon. Kapag ka 0, diretso lang yan na ganyan, straight. Yung mga 0 degrees na bike stem ay madalas yung makakita sa mga road bike. Kasi 0 na lang yon, 0, tas mahaba yung stem. Heto naman ang panghuli. At ang pinaka-importante yata para sa bike stem natin at handlebar, ang clamping size. Sa clamping size ng stem, dito maraming nagkakaloko-loko ng mga bikers. Dahil bibili sila sa may bike shop ng ibang stem, tapos pag uwi nila, ikakabit nila sa handlebar nila. Yung pala, hindi pala bagay yung stem na yun para sa handlebar. Ang clamping ng stem natin ay yun yung parting kung saan natin iniipit yung handlebar natin. At yung mga clamping size na yan, meron din yung mga iba't ibang klase ng sizes at laki. Bawal mong gawin sa stem mo at handlebar mo yung maliit na clamping size ng handlebar at malaking clamping size ng stem. Bawal yun. Parang ganito ang example eh. Bumili ka sa may bike shop ng malaki ang clamping size ng stem mo. Tapos, hindi mo alam, yung handlebar mo pala, maliit lang yung size ng clamping, parang ganyan. Kaya kapag sinubukan mong iipit yun, mangyayari ay yung stem mo magiging masyadong maluwag para sa handlebar. Dahil mali yung size ng nabili mo eh. Kaya ganito muna ang dapat nyo gawin bago kayo bumili ng stem o kaya handlebar. Kapag ka bibili kayo ng stem, siguraduhin nyo alam nyo yung size ng handlebar nyo. Dahil yung handlebar at saka yung stem, lagi magkapares yan. Lagi magkatandem. Dahil kapag masyadong malaki yung clamping size ng stem mo, tapos yung handlebar mo pala ay small lang, ay masyadong maluwang yun. Hindi mo maikaklamp dahil masyado nga maluwang eh. Kapag ka masyado namang malaki yung handlebar mo, tapos yung stem mo naman, maliit yung clamping size, ay hindi mo rin pwedeng i-clamp yun. Dahil masyadong malaki yung size ng handlebar. Kapag ka bibili kayo ng stem sa may bike shop, makikita nyo yung stem tsaka yung handlebar magkakabit na dun sa may bike shop. Dahil kinakabit na nila para hindi mo na kailangan pang bumili ng ibang handlebar kasi kapag ka bumili ka pa ng ibang handlebar, baka magkamali ka pa. Kaya sa may bike shop, madalas mo makikita yon na magkakabit na yung stem tsaka yung handlebar. Ang dami mo nang sinabi, ano ba yung bagay na stem para sa akin? Kung yan ang tanong mo, sasagutin natin yan. Kung hilig mo ay pagbabike sa may trails, kaya naman, gusto mong madali ang iliko ang iyong handlebar at stem, ay mag-short stem ka. Dahil pagka nasa may trails ka, madali mo yung may iliko. Kaya kahit wala ka naman sa trails. Kaya lang, sabi ko nga, ang disadvantage ng short stem ay medyo malikot yan. Pero, alalayan mo na lang. Kung gusto mo naman ay maging aerodynamic ang position mo, kaya mas maging mabilis ang takbo mo para sa'yo, ay mag-long stem ka na naka-negative, syempre, para maging mas aerodynamic pa ang position mo. Pero tandaan mo ha, kapag ka naka-long stem ka, kaya negative stem, ay kailangan mo ng malakas na katawan. Dahil halos nakahiga ka na dyan, kailangan mo ng malakas na upper body. Kung ang gusto mo naman ay parehas na madaling iliko, o kaya hindi magalaw ang handlebar at ang stem, ang gamitin mo na lang ay ang mid-range stem. Yun lang mga kapadyak ang mga iba't ibang klase ng bike stem. Sana sa video ito ay meron kayong natutunan na bago pagdating sa bike stem. At kung natulungan ka nga naman talaga na itong video na ito, ay huwag mo kalilimutan na mag-like at saka subscribe naman para malam ko kung gusto niyo pa pang gumawa ko ng mga ganitong klaseng video na sana'y makatulong sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!